Hey guys, welcome back sa aking channel. And nandito na naman po ako sa isang episode ng aking vlog. And today po, pag-uusapan natin about kung ano yung ginagamit kong gadget or camera para sa aking vlog. So, tulad po ng iba, gusto natin na mas maayos yung ating video, mas okay yung lights, and mas okay yung setup. But, kung ikaw po isang beginner, huwag ka pong ma-pressure na gawin yun. Kasi kung beginner ka, dapat in-enjoy mo lang muna yung ginagawa mo. You can use cellphone naman sa pag-video or sa pag-vlog. Kailangan bumili ng mamahaling camera para masabing isa ka na dakilang vlogger. Pwede naman nating idaan sa pag-e-edit yan. Pero ang problema kasi, ang video editor, minsan kasi sila ay may bayad. So, hanap tayo ng mga video editor na free. Meron naman yan, guys. So, tsiga-tsiga lang muna sa mga ganun, sa mga free video editor, free, So, kung talagang gusto mo mag-vlog, enjoy mo lang muna yung ginagawa mo. Ulit. So, enjoy mo muna yung ginagawa mo. Kung may pambili ka ng camera, that's better. Pero pag wala pa, you can use cellphone, guys. And, just enjoy what you're doing. And, So, mga nagtatanong sa akin kung ano yung ginagamit kong camera and editor. So, guys, ito yung ginagamit ko. Though yung mga video ko is hindi sila yung pang-professional or hindi sila yung maganda yung light. Kasi ginagamit ko lang madalas is GoPro. So, ito po yung madalas kong ginagamit since handy siya. Madali siyang gamitin. Magaan siya gamitin. Ito yung GoPro 5. Hero 5. And, ang hindi lang kasi kagandahan dito is medyo dark yung ano niya. Alam mo yun, hindi light. Hindi siya maliwanag, kumbaga, sa Tagalog. So, hindi ka yung English eh. So, hindi siya maliwanag gamitin. Laging madilim. So, pero useful. So, ayaw ko lang din dito sa kamerang to is yung sound niya is basag. So, tulad ng mga videos kong nakaraan, marami akong video doon na basag yung sound niya. Kasi nga dito sa mismong kamerang to, sa GoPro Hero 5. So, kung okay lang naman din siya gamitin, okay lang din naman na pag-tsagaan nyo na. And kung wala kayong ibang camera, okay lang din siya. So, ang ginawa ko dito, bumili ako ng sponge, cost 1 euro. Ginawa ko, kinat ko siya, nasaktong hulma dito sa GoPro ko, and binalot ko siya. So, meron akong vlog na, yung vlog na nasa bundok ako sa Lamola, ito yung ginawa ko. Binalot ko siya ng sponge, kasi sobrang hangin that time, so, isip ko lang yun. Para yung hindi masyadong basag yung sound niya. Pero meron pa rin konti. So, ganito yung ginawa ko noon. Ganyan. So, kasi yung dito yung yung microphone niya. Yan. So, kung bibili na lang kayo ng Hero 5, bumili na lang kayo ng Hero 5 GoPro 7 kasi mas okay yung sound noon. Talagang okay na okay yun. So, sana makabili tayo nun soon. Pero sa ngayon wala pa. So, test muna tayo dito. Sa kamerang to. Kasi ginagamit ko naman siya palagi. Pero, hindi lang talaga ako happy sa quality. So, yung pangalawang ginagamit kong pang vlog is itong cellphone na to na ginagamit ko. Which is hindi siya sa akin. Sa kasama ko to. Yung iPhone X. Yun, maganda kasi siya gamitin. Tsaka maraming gigabyte is 200. Ilang gigabyte niya to? Ilang gigabyte niya to? Ilang gigabyte?
Ilang gigabyte? 256 gigabyte. So, sobrang taas. So, kahit anong video ang gawin ko, hindi siya napu-full. So, ginagamit ko madalas din itong iPhone X niya. Both na lang pinapagamit niya sa akin. Kasi, mayroon din naman akong phone. Pero, old na siya. And, yung isa is iPhone 6 Plus. So, mababa lang din yung gigabyte niya. So, hindi ko masyadong ginagamit. Kasi, mahirita ka lang. Mabilis ma-full. So, itong iPhone X, tsaka itong GoPro, madalas ko itong ginagamit. Itong dalawang to. Okay lang din naman yung iPhone X. Okay siyang gamitin. Okay na, okay. Yung nga lang, hindi ko siya malagyan ng microphone. Kasi, iba yung laksakan nito, diba guys? So, yun lang. At least, is lang din muna. Kasi, beginner lang tayo. So, tsaga-tsaga lang muna sa kung ano meron tayo. Enjoy lang natin yung pag-vlog. And, yung pangatlong at hindi ko madalas na ginagamit sa pag-video or sa pag-vlog is yung aking camera. Actually, ito talaga dapat yung ginagamit ko, diba guys? Kung kayo mas gusto nyo gamitin to kasi mas okay yung kuha, mas maganda, mas may quality, pero hindi ko siya ginagamit kasi ang bigat. Ang bigat, tsaka wala pa akong tripod. Kasi so, iniisip ko pa kasi kung bibili ako ng tripod or mag-iipon na lang ako pag-iipon ko na lang yung maliit na camera, yung Canon G7. So, yun kasi talaga yung pinag-iisipan ko sa ngayon. So, ito ba? O yung tripod ba? Or yung maliit na camera? So, pinag-iisipan ko pa siya. Pero, hindi ko pa naman talaga siya plan na bilhin sa ngayon. And, tignan natin. So, ito yung, hindi ko alam kung may upload na akong video na gamit itong camera. Actually, perfect siya pang vlog, guys. So, actually, ito yung camera na ginagamit ni Cassie Nisat. Ito yung American yata na vlogger. Siya yung merong 10.0 subscriber yata. 10 million or more than that subscribers. Parang siyang si si Will. Di ba si ba yun? Nang sa Pilipinas. So, pwede mo siyang halimbawa doon. So, yun nga lang kay Cassie Nisat yung gamit niya is Canon 10 to ano ba yung lens na ginagamit niya? Basta 10 lang yung starting point niya. So, magaan yun. Magaan siya. Tsaka yung gamit niya yatang microphone is Rode Microphone Pro. Yung nasa 200 something euro. Sobrang mahal na. So, kung ikaw ang mag-vlog at ito yung camera mo, pak! Di ba ang bigat? Ang bigat mo niya. Hindi ko kaya. Eh, sobrang liit ko. So, pwede naman na ano, naisip ko na palitan siya ng lens. Pero, let's try. Try natin, guys. Pero hindi ko pa kasi siya na-try. Pero hindi ko talaga iniisip na gamitin itong camera na to kasi maligat. So, try natin. Kung kaya natin dalhin ng isang kamay lang. So, okay naman. Imaginin mo na lang na paganyan. Tapos meron kang stick dito hawak. Tapos may microphone pa na mabigat. So, mabigat pa rin. Kasi itong mismo body ng camera na ito yung ano pala guys. Yung Canon 80D. Ito talaga yung perfect pong vlog. Sinasuggest ko lang or nakikita ko sa mga professional or mga alam mo yun, yung mga vlogger na matataas na. Ito talaga yung ginagamit ng camera. So, actually, mayroon din siyang microphone. Nagamit ko siya pero once lang. Binili ko siya pero hindi ko siya ginagamit masyado. Kasi, hindi ko nga ginagamit itong mic camera na to. So, meron ng Rode microphone. Ito yung, Rode microphone, ano bang tawag dito? Basta ito yung pinaka-mura nila na Rode microphone.
cost 60 something, so 60 plus euro. So, yan, kung gusto mo rin mag-vlog at saka maayos-ayos yung quality ng video mo, pwede ka rin mag-invest talaga. Pero, syempre, kung gusto mo itong ginagawa mo, ibig sabihin, mag-invest ka rin, di ba? Pero kung ano yung meron mo, at ano lang yung kaya mo, it's okay. Mas lang na mag-enjoy ka sa ginagawa mo. So, ito yung microphone na Rode microphone. Okay naman siya, medyo mahina lang. Mahina lang ng konti. So, kung paano mo siya i-set up dito, guys, it's very easy lang. Like this. Pasok mo na siya dito. And then, ito. Meron kasi itong microphone jack here. Saksak mo lang siya dito. And then, that's it. There you go. So, pwede na. Ano sa palagay niyo, guys? Okay na ba to? So, yan. Hindi ko lang may battery to. Let's try. Meron siyang battery. SD card. Para siyang SD card. Try natin. Sa ngayon, tatry natin. Ngayon talaga ako magtatry. So, ito. Meron na siyang SD card. Nilagyan ko na siya ng SD card. Let's try. Try natin. Makatayin na ka. So, there you go. So, wait lang guys. Hello guys. Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. So nakita niyo yung mga kaldero pa talaga dyan. Ito kasi yung small table namin. So, ito, okay naman siya. Oh my god. Pwede naman para siya, hindi ko naisip yun. What do you think guys? So, yun, so nakita niyo, daming kalat dito, sorry. Sorry. So, ayun. Hey guys! Welcome sa aking YouTube channel. Ito nga pala si Jen. Only live once. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe. Para sa palagay niyo. At yung ginagamit ko pong editor is yung Shotcut. Ito po yung, tumulong. Ito po yung Shotcut is free lang siya. Sinerge ko lang din siya. Free lang siya nga. Nga lang, wala siyang masyadong available na mga pinaprovide tulad ng mga text. Kasi hindi siya parang yung Game Master, hindi ko pa kasi na-try yun. So, tsaka may watermark kasi yung Game Master. So, yung Shotcut pinag-tsagaan ko kasi free naman siya. And walang watermark. So, for me, okay na sa akin yun. And happy naman akong gamitin yun. And sa mga nagtatanong kung ano yung ginagamit kong laptop, so, simple lang yung ginagamit yung laptop. Minsan gumagamit lang ako ng editor sa phone. And, actually, pag nag-edit ako dito sa phone talaga kasi mas matas yung gigabyte na ito kasi dun sa iPhone 6 Plus. So, yung laptop naman na ginagamit ko is ito. Ito yung ginagamit kong laptop. Actually, binili ko po talaga siya para lang sa pang-vlog. So, yun, guys, kung kayo na baguhan lang din sa pag-vlog tulad ko, just enjoy what you're doing, and hindi naman kailangan na kompleto kayo sa gadget or kompleto kayo sa camera and everything, laptop, etc., editor. Basta, ang mahalaga po doon eh, ina-enjoy ninyo ang ginagawa ninyo, masaya ko sa ginagawa ninyo, tsaga-tsaga lang muna sa maliliit na gadget na meron kayo kasi nasa pagdala yan eh. Kasi kumbaga natural mo yun eh. Wala naman yun sa dami ng gadget na meron ka. No, it's not. So, yun guys, sana nakatulong sa inyo to. Sana nakabigay sa inyo ng tips na kung anong dapat gamitin at mas maayos gamitin sa pag-vlog. So, hopefully, and kung meron pala kayong camera, don't forget na
bumili rin ng maraming SD card. Kasi kailangan yun. Especially kung nagta-travel kayo. SD card. Siyempre, lagyan din ng SD card. SD card. SD card. SD card. And SD card. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 SD card. Almost lahat lang dito is 16GB para mas easy po siya hanapin yung mga video ninyo para hindi kayo mag-scroll ng matagal. And then, bumili rin kasi ako na itong isa na SanDisk na USB siya. Tapos, pwede rin siyang i-connect sa phone. Look like this one. Para just in case, kung full na yung phone ninyo, yung memory ng phone nyo, pwede nyo itong gamitin direct. So, punta lang kayo doon sa setting niya. Meron kasi siyang apps din kung saan nakaka-connect kayo dito sa So, ito siya. Kung makikita niya, expand. So, yun guys. It's 32GB lang hindi naman to. So, marami na rin laman. Actually, puno na siya. Hindi ko naman tinatanggal. Wala akong time. So, yun. So, dito kasi mismo sa ano na to, sa expand na to, pwede kang mag-take ng picture direct. Tapos, masasave na siya dun sa expand. Tapos, pwede mo rin siyang pag-away na. Pag-uwi mo ng bahay, pag-uwi mo sa hotel, just remove it. And, direct mo na siya dito sa laptop. So, mas easy, di ba? So, I like this one. So, kung gusto nyo, bilhin na rin kayo nito. Malaking bagay po siya. And, so, more SD card. SD card is life. Yun lang po sa today. And, hope na nakatulong tong video na to. Hope na nagbigay sa inyo ng tips or idea. And, kung gusto nyo talaga bumili ng magandang lens, magandang camera, ipon. So, yun. Syempre, itong bubo-vlog naman na to is hindi lang to about sa gadget na meron ka. So, palit-ulit na ako. So, guys, dyan lang muna. And, thank you for watching again. And, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, just click the subscribe button down below. And then, mag-comment ka na rin sa aking video. And then, like mo na rin. Don't forget. So, thank you for watching. And, press the button, bell button, para sa mga more updates sa aking video. Good luck sa bawat isa. Bye-bye!